So, what's up sa inyo mga kabakbak? So, sumagdit lang muna ako dito sa SMR Kina para kunin yung pinawaranti natin na cellphone. So, ito yung update after 3 weeks is nandito na raw, nag-text na sa amin. So, punta tayo dito sa City Light. Good afternoon po, kukunin na po yung ano, yung pinawaranti na cellphone. So, balikan natin yung cellphone kasi low battery. Drain na drain yung battery para i-test din muna natin kung okay na yung display, kung meron na siya, and syempre yung mga function kung okay lahat, yung mga pindutan. Syempre hindi naman agad-agad natin kukunin nang hindi natin nakikita kung okay na yung pinawarante natin. Dito pa rin ako sa store ng ano ba to? Infomax. So tinitingnan ko pa rin yung ating DJI Mavic Mini at saka yung Hero 8. Titingin-tingin lang ako. Okay. So, dito pa rin yung ating DJI Mini nito. So, malapit na, konting ano na lang, makakabili na tayo nito para sa travel vlogs natin, nakikita natin yung mga ano natin, yung mga pinupuntahan natin. So, pagdating naman sa Hero 8 at saka Hero 9, pinag-iisipan ko pa kung bibili tayo o hindi. Kasi okay pa naman yung GoPro Hero 5 natin. So, ginagamit ko na nga ngayon yung ating microphone na Saramonic, yung ating review. Nag-iisip ako kung 360 camera yung isang bibiling ko or another GoPro. Kung sa 360 camera siguro I go for Insta360. So tanong natin dito kung meron silang Insta360. Ma, meron po kayang ano? Insta360? Wala. So wala pala dito. So titingnan lang din natin kasi kung magkano yung presyo. Sige sir, thank you pa. Thank you po. Uy, ano na, mahal pala nito. Ito, Rode Wireless Go. Pero meron na itong bago, yung tube. 19,500 pala yun. Grabe pala yung kamahal ng Rode Wireless microphone na yun, Wireless Go. Pero hanap tayo ng ano, alternative na wireless microphone. Marami na rin kasi yung naglalabasan. So i-attract lang muna natin yung ating DJI Mini 2. So soon magkakaroon din tayo niyan. At saka syempre yun nga, Insta360. Baka naman pakapadala lang tayo ng ano, 1x2. Yun. Okay na. Okay na yung cellphone mo. Good to go na to. So okay na yun. Okay naman. Maganda yung response ng display na ano. Pialtan lang yung display nito, ma'am. May nakalagay po ba sa ano? Ito, service order record. Kung ano yung pinaltan, kung ano yung naging defective. Ito nakalagay dito. Okay, receive na natin. Okay na naman yung display. Okay na, ma'am. Okay na lang kasi. Sir, sir, patayin na lang sir. Ito. Ito na lang ipapalita pag may ka-problema. Okay, salamat. Thank you kayo, ma'am. Thank you po, ma'am. Shoutout sa City Light. Thank you na, ma'am. So, okay na yung ating pinawaranting cellphone. So, salamat sa Xiaomi sa warranty. Nakatipid tayo ng bumili ng cellphone bago. So, alas 3 weeks na ngayon, hintay din natin. Pero okay naman kasi nagawa naman. So, syempre, bago natin i-receive yung pinawaranty natin, kailangan muna natin testing maigi kung okay lahat ng nagana. So, konting advice lang din sa inyo, mga kabakbak. Kung may mga device kayo, mga electronic, syempre lahat yan may warranty. So hanggat hanggat under warranty pa, itago niyo yung resibo. Para pagka nagkaroon ng problema, defekto, pwede yung agad ipa-warranty. So syempre mas magandang bumili. Mas magandang bumili ng mga gamit kung dito tayo mismo sa bansa natin bibili. Kasi kung sa ibang bansa galing and nagkaroon ng diferensya, medyo mahirap kasi magpa-warranty. So yun lang. Pupunta na tayo dun sa ating pagpapagawan kay Beastie sa Camping Falcon para ipag-groove na yung ating wing bend. So let's go. So ngayon yung araw na sinasabi ko sa inyo na ipapag-groove natin yung ating wing bell dito sa speed tuner kay Boss Mickey Maso. Ito, speed tuner. So nandito na tayo sa Camp Big Falcon. Ito yung pinakamalaking shop ni Boss Mickey Maso. At syempre bukas pa rin yung kanyang kauna-unahang shop dito sa may papuntang simbahan ng Antipolo. Papa-change oil ko na rin si Beastie
Kasi halos nasa 17,000 na yung tinatakbo ng ating motor. And ang last change oil ko pa is, kung maalala nyo, is 15,000. So ayan, kung makikita nyo, 17,107. So halos 2K kilometers na yung tinakbo nung last na nag-change oil tayo. And nagpalit muna kasi ako ng langis nung, kasi wala tayong mahanapan ng speed tuner. So dahil nandito na tayo sa speed tuner, rekta na tayong bibili. And after magpa-change oil, is bibili na rin tayo ng isa pang langis para after ng endurance, pagsabak natin ng endurance, che-change oil ko kagad din si Biste. Okay, pinasok na natin si Biste and medyo mainit pa siya, so palalamigin muna natin ng konti. Tapos pakita ko sa inyo yung mga pinagbago ngayon sa speed tuner. Meron na sila nito, ang ganda oh. Ayun oh, yung signage. Meron na sila. And then yung mga speed tuner oil, eto. Sobrang dami. Ang ganda na rin ng ano, yung sticker ng speed tuner oil nila. Hindi na yung basta sticker lang na ano, medyo may kintab na. Ano, nakikita nyo, ang ganda na. So pang export quality na yung ano, speed tuner oil. Gawang Pinoy yan ha, by Mickey Maso. So ang dami na rin nilang stock ng mga pyesa. Eh nakita ko, nandito rin yung mga pangkarerang scooter nila. Ang dami. Ayan, kung makikita nyo, ang dami na ng ano nila, pyesa. So ayan, may mga ano rin sila available na. Kung, limbang, kung gusto nyo magkarga, ayan. May mga black sila rito. Ayan o. Sobrang dami na ng stocks nila ngayon. Unlike dati na talagang halos nauubusan sila ng stock araw-araw. And then may speed tuner t-shirt din sila. Kung gusto nyong bumili, pero bawal sa iyakin to ha. Hindi, meron din sila dito bago. Ngayon ko lang nakita to mga kabakbak. Scooter gear oil. Ayun oh, speed tuner na din oh, meron na din oh. And then ito yung mga dating motor na naipakita ko na sa inyo nung unang punta natin. Ito yung mga pangkarera nilang scooter. Ayun oh. So kung nakikita nyo dati, hindi pa puno yung ano yan, yung rack na yan. Ngayon puno na, meron pa sa baba. Ito yung mga pangkarera nilang scooter na halos lahat yan may place. Yung tatlong scooter na to. And meron pa doon isa yung binabaklas. And then dito yung kanilang working area kung saan ginagawa yung kanilang mga CVT parts. Ayan, grabe no? Grabe no? Grabe yung inalaki at saka yung iginanda nitong speed tuner shop ng Campig Falcon. So, tambak-tambak pa ng mga orders so speed tuner oil. So ayan, congrats kay Boss Mickey Maso. And bumalik na nga pala si Boss Mickey sa ano, sa racetrack. So congrats nga pala sa unang karera niya, which is naka second place siya. Ano yun, big bike yung ano category. Ito pa mga kabakbak, napansin ko lang din pala dito sa working area, may mga motor pa doon. Ayun oh, dami oh. Ang ganda no. So hintayin lang natin si kuya para asikasuhin yung ating si Biste. Ay sir, good morning po. Ay, meron pala bomba. Good morning kay sir. So ayun, si sir doon yung ating mekaniko na mag-aasikaso kay Biste. Shoutout kay Sir Don. So tatanggalin yung wing bell, tapos dadalhin doon sa kanilang machine area para i-groove. And then papachange oil na nga natin. Pakita ko sa inyo yung ating bell, wing bell. Nilinis muna ni Sir Don. Nakita nyo makinis yan no? Ayun, sticker oh. Binigyan tayo ni Sir Don oh. Dami oh. Speed tuner and Devil Works. Ayan o, Devil Works. Thank you sir Don. Ayan. So ito mamaya makikita natin yung groove. Magkakaroon na siya dito ng, so maliliit lang naman yung groove na ginagawa nila Boss Mickey dito. Hindi siya yung katulad ng groove na iba na talagang malalalim. So alright, andito na yung bell natin na ano na, na groove na. Ito, pakita ko sa inyo. Makikita nyo yung groove. Pinong ano lang siya, pino yung groove niya, maliliit. Hindi katulad ng iba na groove na talagang malalalim. Ayan o. Pagka ganyan sir, anong advantage pagka ganyan maliliit lang? Maganda lang kumapit. Mas maganda lang kumapit, no? Pero hindi nag-uubos ng lining. Yun, yun yung kagandaan doon. Hindi agad basta mauubos yung lining mo. Unlike sa mga malalaki, eh mabilis mauupod yung lining. Ayan, sige sir, kapit na natin. Then, paano pa po na isang ano, speed tuner oil? So, bali na gasos natin ay 760 kasi dalawa yung ating super oil. Labor 200. And then, group is 300. 1,240 ang ating nagasos dito. Sir Don, thank you! Ingat ha. Boss, thank you! Sige po. Okay, tapos tingin na natin yung group na pinalagay natin sa wing bell. Uy! Okay. Mas agresibo yung ano niya, yung kapit ng clutch dun sa wing bell.
Oh. Okay na. Okay na. Let's go. So mga kabakbak, ayun yung pinagawa natin dito sa Speed Tuner sa Antipolo. Oh. Mas ramdam ko yung agresibo niya, yung kapit nung clutch lining niya sa wing bell. Oh. May damba na. Hindi katulad nung una na nawala yung damba niya. Ngayon meron na. So sa mga gustong magpa-groove sa Speed Tuner dito sa Antipolo, sa Camp Big Falcon. So everyday po silang bukas, Monday to Sunday, 10 AM to 7 PM or 6 PM yung maaga nilang pagsasara. So abangan nyo mga kabakbak, sa next vlog natin is may ride kami ng mga first timers, kasama syempre si Kuya Boy P papunta ng Bungabon, Nueva Ecija. So isang ride muna para ma-break in natin yung mga pinaltan kay Beastie sa panggilid, and matest na rin natin maigi yung mga ginawa nating pagpapakondisyon kay Beastie bago tayo sumabak sa endurance. So paano mga kabakbak, sana may natutunan at may nalaman at kayo sa video nating to. As always, ride safe, stay safe, at kita-kits ulit sa susunod na mga vlog natin mga kabakbak. Woo! Sarap!